welcome back again to my YouTube channel! So for today's vlog, as you can see on the title, isi-share ko sa inyo para sa mga kagaya ko, isa din na Shopee seller, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba nag-arrange ng pickup sa JNT or kung ano man yung courier nyo sa inyong Shopee accounts or sa Shopee business account. And isi-share ko sa inyo kung paano na-arrange, kung saan nakakuha ng waybill, kung saan nakakakuha ng stickers, and kung saan nakakuha ng pouch, tapes, and everything. So, if interested kayo, just keep on watching. Okay guys, no? So, una, kailangan natin syempre ng isang account sa Shopee. So, yun yung unang step kung paano ka magkakaroon ng order sa Shopee. Kailangan mo muna ng account. So, siguro ibubukod or isa-separate ko na lang or gagawin ko na sa sariling video yung paggawa ng Shopee account para sa mga papasok pa lamang sa Shopee or sa mundo ng Shopee na balak din mag-start magtinda. Since nag-pandemic, sobrang uso ng online selling and isang market na pwede mong pagtindahan bukod sa FB, Instagram is yung Shopee or Lazada. Pero hindi ko pa kasi natatry sa Lazada. So, sa Shopee, kabisado ko na siya and halos 2 years na ako sa Shopee. And so yun, mas magagamay ko siya and ma-explain ko siyang mabuti sa inyo. So yun, so kapag may account na kayo, syempre, dun mo ipopost yung mga items na gusto mong ibenta sa Shopee. So ako, una nahirapan din ako, kagaya din ng mga new seller lang din, nahirapan din ako kung paano nga ba magagawa or mapapack yung orders kung wala kang pouch, wala kang tape, wala kang waybill. Hindi mo alam kung sarili mo ba yung pagpiprint. Diba? Sobrang magastos nun. Lalo na kung 20 orders pataas ka tapos sariling print ng waybill. So, yun yung inalam ko. So, una is, kapag meron kang order sa Shopee, paano mo malalaman? Magno-notif naman yun sa notification nyo as a seller, guys. So, dito sa notification, makikita nyo, here. Okay, share ko sa inyo ha. So, punta kayo sa Shopee account nyo. Dun sa Shopee account is, makikita nyo yung sa My Shop, punta kayo. Pagpunta nyo sa My Shop, sa To Ship, may makikita kayo na plus one. Plus one na lang guys yung natira dyan kasi napack ko na or napadala ko na yung ibang orders. Okay guys, so inanap ko lang yung waybill. No? So, eto guys. Hindi ko na, nagtira lang talaga ako ng isa dun sa To Ship para may pakita ko sa inyo kung paano mag-arrange ng shipping or magpa-pick up sa courier nyo sa Shopee account nyo. So, nagtira ako ng isa kaya may plus one dyan. Ibig sabihin, meron kang kailangang i-ship sa seller mo. Minsan kasi guys, sa buyer mo, I mean, minsan kasi guys, may mga buyer na nagtatanong muna sila bago sila mag-place ng order. Meron din namang mga buyer na nagre-rekta na silang bumili sa'yo. So, yun. So, itong To Ship natin is may isa ako nagtira dyan. So, ang kailangan mo dyan, ibubook mo siya ng arrange shipping. So, dyan nakalagay, pag pinindot mo yung arrange shipment, is meron sa taas na nakalagay kung drop off. So, yung drop off, ikaw yung magda-drop off sa any JNT express na malapit sa lugar nyo. And then, sa pick up naman is yung sa mismong address ng bahay nyo, kung ano yung nakalagay sa Shopee account nyo, dun nila ipipick up nung rider ng JNT. So, ganun. So, ako, mas okay and convenient sa akin ang pagpipick up. And dahil nakaklose ko na yung rider na pumipick up sa lugar namin, so, pick up yung ginagawa ko. Pero pwede ding drop off kung minsan, kung bago lang kayo, pwede ding drop off para makapagtanong din kayo ng more details sa pinaka-JNT na malapit sa inyo. So, yan. So, kapag napindot nyo na yung pick up, saset kayo ng date dyan. So, yung date, guys, isaset nyo. So, dito, pag pinindot ko yung pick up, merong tatlong date na lalabas. So, ibig sabihin, meron kang binibigyan ka ni Shopee or ni JNT ng tatlong dates. Dyan mo ilalagay yung magiging preparation mo. Nasa sa'yo kung anong dates mo ilalagay, okay? So, dyan nalalabas, guys, yung tatlong date. So, dito na din papasok yung kapag reseller ka lang,
So, dyan lalabas na hindi mo on hand yung item na binili sa'yo. So, kailangan mo pang kunin sa supplier mo. Dun mo siya pwedeng ilagay sa pangatlong dates na isa sa ibibigay sa'yo ni Shopee. Or, dito din pumapasok yung kapag talagang mayroon kang sariling on hand na mga stocks or may sarili kang warehouse or supplier ka talaga mismo, pwede mo na siyang ilagay sa mismong unang-unang date na binigay sa'yo ni Shopee at ni JNT. Okay yon guys, kapag on-hand nyo yung items, is okay yon dahil mapapadala nyo agad siya kinabukasan. So, i-prepare nyo siya ngayon and then kinabukasan kukunin na siya ni JNT Rider. So, maganda yon kasi good feedback yon kasi mas mabilis mo siya napadala. Mas mabilis mo napadala, mas mapapabilis na mapunta agad sa buyer and mas mapapabilis na ma-order receive at magtanggap mo agad yung bayad nila once na nabilis yung pagproseso. Kasi si Shopee may 7 days allotment siya. So, kapag hindi mo siya na-ship ng 7 days, ma-automatic cancel siya. So, better, medyo mas maaga, huwag tayong masyadong magpalit para iwas deduction dun sa points as a seller mo dun sa Shopee. Kasi merong mga points na kinakredit si Shopee kapag sobrang reliable, sobrang hands-on mong seller sa Shopee. So ako, pick update, since ako, on-hand ko, may sarili akong stocks and I'm supplier, ilalagay ko sa unang date. So pag pinindot nyo yun, automatic, mag-generate na siya, kusa na siyang magkakaroon ng tracking number ni JNT. So once na may tracking number ka, and nalagay mo na yon, ibig sabihin, okay na yon, nakita na ni rider. So, magna-notice na yun sa rider na naka-assign sa lugar nyo. And then, kinabukasan, kukunin na niya sa inyo. So, syempre, ngayong gabi, or ngayong hapon, or ngayong araw, ngayon nyo siya ihahanda para bukas is okay na siyang kuhanin. Ready to pick up na. So, yan. Dito na rin lalabas, guys. So, pag ihahanda mo na siya, kailangan may pouch ka. Kung yung tinitinda mo, eto. Ito yung mga pouch. Kung yung tinitinda mo sa Shopee ay retail, so kailangan mo ng pouch. Sa akin, guys, itong mga pouch na meron ako, si Shopee Rider, I mean si JNT Rider yung nagbibigay sa akin. So, binigyan niya ako ng malaki, which is yung XL pouch, and then yung medium pouch. Ayan. So, binigyan nila ako. Guys, take note, provided po ng JNT kapag Shopee seller ka ang pouch. Lagi nyo pong tatanungin and magre-request kayo sa rider na nagpipick up sa inyo. No need na pumunta kayo sa mga JNT na malapit sa inyo. Kasi malulugi pa kayo sa pamasahe. And lalo na okay din na kunin nyo yung number ng rider sa inyo para once na naubos yung pouch nyo, you can rely to them na magpapadala ka kinabukasan kasi sakto, may pick up siya sa inyo. And then, the waybill sticker, usapang waybill sticker naman. Ang waybill sticker, ganito yung sample itsura niya. Guys, itong waybill sticker is provided din po ni JNT Rider or ni JNT. Once na pumick up sila sa inyo, sa pick up date na sinet nyo, daladala po nila to. Daladala nila to. Itong pouch, hindi na nito to daladala kasi binigyan ka na niya ng stock. Kapag naubos lang, dun ka lang niya dadalhan. Okay? So, ito yung itsura niya. So, hindi nyo po kailangan mag-print ng sarili, guys. Hindi nyo kailangan mag-invest ng printer if nagsisimula pa lang kayo and if small business owner pa lang kayo, hindi nyo muna kailangan mag-invest, okay? Pero nasa sa inyo, mas okay din na meron kang sariling printer kung talagang sobrang dami mong natatanggap na orders every day, diba? So, okay yun, mas convenient yun para pag dumating si rider, nakadikit na, so iaabot mo na lang siya, o diba? So, if ever naman, kagaya ko, ayoko pa munang mag-invest ng printer kahit medyo araw-araw naman nagkakaroon ako ng orders, hindi ako nag-i-invest pa kasi wala lang. Kasi may provided naman sila, ba't kailangan ko pang mag-print, di ba? So, eto. So, di ba, eto yung guys, eto yung natitirang isa na to ship ko. Yung pinakita ko sa inyo sa kanina sa screen record. Eto yung details niya. And then, eto yung iba na na-ship ko na. Yung hindi ko na naipakita sa inyo kung paano i-arrange. Eto siya. Eto yung mga copy na may iwan sa'yo. So, eto siya. Itong ilalim, meron siyang guhit dito, guys, sa taas. Ayan. Ito yung ididikit mo
Ayan. Tapos ito yung mapupunta sa'yo, yung pinaka-copy mo. Ayan. Meron naman siyang gatla. Nakalimutan ko yung English nun eh. May gatla siya. Kaya malalaman mo na ito yung sa'yo. Ito yung ididikit mo dun sa item na ipapadala mo. So, okay. Once na kuhanin na siya ni Rider is, ayan, ididikit mo na itong ibibigay nila. Siyempre, make sure na tama yung ididikit mong stickers na ipapadala mo. Minsan kasi, hindi talaga nawawalan ng times na malilito ka, lalo na kapag kunyari 20 pouch ipapadala mo, kaya kailangan mas okay, lagyan nyo po ng Pentel pen dito sa pouch yung pangalan or waybill number nung may-ari nung pouch na to, para titignan mo dito yung waybill number kapag ito, nag-mash sila, didikat mo na siya agad. Ganun po guys ha, ganun kapag retail. Okay, paano naman yun sa case ko? Merong bumibili sa akin ng buy bulto or half bill or bill ng ukay-ukay clothing. Kasi guys, ganito. Sobrang negosyante tayo, sobrang business-minded tayo. Kaya nagre-retail po ako, which is kapag retail, pinapouch ko. And nagbibigay din ako ng half bill or kalahating bulto ng ukay or isang bulto or per bill na ukay. So, paano naman kapag ganun? Sa akin guys, kapag ganun, kailangan ko muna siyang i-tape. So, wala dito yung tape na sa bodega. So, insert ko na lang yung ibang mga supplies na binigay sa akin ng napakabait na rider na pumipick up sa akin. Ayan. Ayan, mayroon siyang binigay na tapes and pouches, di ba? Sobrang bait niya. And then, dinalan din niya ako nito. Ito yung handle with care na fragile or fragile, kung ano man yung basa, pasensya na. Diba sobrang kapal niya, ito yung sticker. Kasi nag-request din ako sa kanya nito, ito nahihingi din to, nag-request ako sa kanya kasi sabi ko, meron din ako dati, natitinda din ako ng mga acrylic ng mga lagay ng makeups, ganyan. So, syempre, kailangan lagyan mo siya ng sticker na ganito para hindi talaga nila bardugulin yung items na ipapadala mo. Kasi may sign siya ng fragile, so handle with care. Bawal, ibalibag, ganun kasi mababasag. So, hindi ko na siya nagamit ngayon kasi more on clothing na ako. So, yun guys, no? So, pagka naman, kapag naman ganun na bulto yung bibilin nyo, kailangan nyo siyang, or half bill, kailangan nyo siyang i-bundle and i-tape ng mabuti. Okay lang naman kahit hindi tape ng JND. Pero sa akin, sobrang galante ng rider na pupunta sa akin. Ayan, ang dami niyang binigay na tape. And okay lang kung clear tape, pwede din naman mag-own packaging sa Shopee, okay? And then, after nun, i-tape mo siya ng mabuti. And then, saka mo siya i-bubble wrap. Ganun siya guys. And ganito yung mga sample. Ayan, i-separate ko ng video yung kung paano ako nag-prepack ng mga ukay-ukay clothing and kung paano ko siya binabalot, paano ko siya pinapadala sa Shopee through JNT Courier. Okay, i-separate ko yan, so stay tuned. Pero dito, focus muna tayo kung paano tayo nakakahingi ng mga gamit sa JNT. So, ayan guys, ulitin ko guys, lahat po ng mga kailangan natin bilang Shopee seller, provided po yan ni JNT. Lalo na sa atin mga small business owner, hindi nyo kailangan mag-invest muna ng mga printer or kahit ano. Basta provided yan. Importante hingin nyo yung contact number ng rider na pumipick up sa lugar nyo. And maging ka-close nyo din siya. And ako, naging ka-close ko siya. Minsan pinapainom ko siya, ganyan. Inaalo ko siyang kumain kapag sobrang dami niyang pinipick up sa akin, ganyan. So, yun. And ito nga pala yung pumipick up sa akin, pinicturean ko siya yung sasakyan na pinapipick up niya, which is tricycle. Ayan, si Kuya. And then, dyan, pinipick up niya, di ba sobrang dami. Hindi lang ako yung pinipick up niya, yung buo sa lugar namin, pinipick up niya yung mga Shopee seller. So, sobrang dami na, diro niya, sobrang init. Kaya, minsan nakakaligtaan nilang kuhanin yun sa inyo. Pero, syempre, hindi pwedeng hindi nila kuhanin yun. If na, na-fail nila nung araw na yun, pwede nyo pa siyang ipa-pick up another day. Kasi sa kanila din mababawas daw yun kapag hindi nila na-pick up within 2 days. So, yun, meron din ako ng isa-separate video ko kung paano nga ba kapag nag-pick up failed sa inyo yung items na order. Isa-separate video din natin yun, guys. So, yeah. And then, ito, pakita ko sa inyo. Ito pa yung mga pouch ko. Oh, ang dami pa so far. And then, yun. Sobrang dami ko pang pouch. And thank you
dahil sa JMT, napapadali yung business ko sa Shopee dahil sobrang fast nila. Pagdating sa pag-deliver, usually, pag Mindanao and Visayas area yung order sa akin, promise, hindi siya nagtatagal ng sobrang isang buwan. Hindi pa ako naka-experience. Talagang halos 7 days, 4 to 7 days lang yung arrival na nandun na sa naupuhan agad ng buyer. So, kudos JNT sa napakabilis na service, sa aming mga Shopee seller, napapabilis namin makuha yung aming kita dahil sa mabilis niyong service. Okay guys, no, so yun yung mga alam ko kung paano at saan nakukuha yung mga gamit sa Shopee. And kung may tanong kayo, just comment down below and don't forget to like and subscribe to my channel kung bago ka pa lang and click the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos na i-upload soon. So yun guys, no, so next upload ko siguro yung pick up field, abangan nyo yan, and kung paano ka nagpre-pack bundle ng ukay-ukay. And that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe, then always be kind. Bye-bye!